If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism. Magandang umaga, Davao, Mindanao, at sa apat na sulok ng mundo. Ako si Merosol Sibayan Katso, ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. Bago tayo magsimula, paki-like, comment, share, and subscribe at paki-pindot na rin ang notification bell para sa bagong kaganapan sa channel na ito. Ang ulo ng mga balita. Esterlis na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Lokal na balita. Matagumpay na Davao Coastal Cleanup Day. Davao Oriental ipinagdiriwang ang ikadalawang taon ng pagiging insurgency free. Mga residente ng Nabunturan binabalaan laban sa pagpapanggap na empleyado ng BIR. Pagunita sa martial law, mapayapa. Pambansang balita. DepEd nagsisimula ng magproseso ng procurement para sa 2025. Nangungunang mga isyu ng linggo. Mga isyu na naiwang nakabitin ngayong weekend sa Cebu, kasama ang mga electoral slate at mga lumang alitan. Balita sa Ibayong Dagat. Humina at napasok ng kalaban. Nangako ang Hezbollah ng walang limitasyong labanan laban sa Israel. Isang nakakatakot na huling mensahe at iba pang natuklasan mula sa Coast Guard inquiry sa Titan submersible na pagsabog. Balitang aliwan. Sinabi ni Tia Mori na hindi na sila close ng kapatid niyang si Tamara. Narito ang siyam na iba pang tanyag na mga duo na nagpapatunay na mahirap ang mga relasyon. Nakipagkita si Dwayne Johnson sa mga estudyante mula sa Appalachian High School sa kanyang pagbisita sa set sa Atlanta. Balitang palakasan. Madaling nanalo si Lando Norris sa Singapore Grand Prix upang bawasan ang kalamangan ni Max Verstappen sa Drivers' Championship. 2024 NFL Week 3 ang pinakamahusay na mga laro ng linggo at mga natatanging storyline. Tampok na kwento. Pilipinas,
positively ang pinakamagandang pet shops. Michigan, Fartastic finds a way in Michigan. Trivia, alam mo ba na ang pinakapopular na telepono sa Pilipinas ay Realme? Ulat panahon. Ang Easterlies ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Rehiyon ng Bicol, silangang Visayas, Caraga at rehiyon ng Davao. Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dahil sa Easterlies. Posibleng magdulot ng pagbaha o landslide ang malalakas na bagyo. Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dulot ng localized thunderstorms. Posibleng magdulot ng pagbaha o landslide ang malalakas na bagyo. Lokal na balita. Matagumpay na Davao Coastal Cleanup Day. Iniulat ng Department of Environment and Natural Resources, DENR, sa Davao Region na ang mga basurang nakulikta ang pollution sa dagat. Ang basurang nakulikta sa International Coastal Cleanup Day ay magsisilbing basihan upang mabawasan ang pollution sa dagat. Binanggit ni Regional Director Maria Mercedes Dumagan na hindi lamang basta pagtatanggal ng basura ang layunin, kundi ang pag-unawa sa mga pinagmulan nito upang makalikha ng pangmatagalang solusyon. Sa temang malinis na dagat para sa blue economy, higit sa 7,651 voluntaryo ang nakalikom ng humigit-kumulang na 3,060 na sako ng basura, kabilang ang 7,435 na kilo mula sa Davao City. Davao Oriental, ipinagdiriwang ang 2nd taon ng pagiging insurgency-free. Ipinagdiriwang ng Davao Oriental noong September 19, 2024 ang kanilang 2nd taon bilang insurgency-free sa event na ginanap sa provincial capital. Dumalo ang 1,800 estudyante, mga ahensya at dating rebelde. Pinasalamatan ni Governor Ninyo Oy ang mga programang pangkalusugan, kabuhayan at agrikultura ng probinsya. Isang cheque na nagkakahalaga ng 300,000 pesos ang ibinigay sa isang lokal na organisasyon habang ipinakita ng mga dating rebelde ang kanilang mga produktong pangkabuhayan. Mga residente ng Nabunturan, binabalaan laban sa mga pagpapanggap na empleyado ng BIR. Nagbabala ang lokal na pamahalaan ng Nabunturan na beripikahin ang pagkakakilanlan ng mga taong nagsasabing sila ay mula sa BIR matapos ang mga ulat ng mga pagpapanggap na empleyado. Ipinaalala ng LJU na ang mga bayad ay dapat lamang gawin sa mga opisyal na ahensya. Kinumpirma ng BIR Tagum na walang ginagawang kamakailang survey sa lugar, kaya't iniulat ang mga ito bilang scam. Mapayapang paggunita sa martial law.
Naitala ng Davao City Police Office, DCPO, ang mapayapang pagdiriwang ng ika-52 anibersaryo ng martial law noong September 21, 2024. Ang rally sa Freedom Park ay nilahukan ng humigit-kumulang 60 katao mula sa iba't ibang progresibong grupo, kabilang ang mga estudyante. Pambansang balita. DepEd nagsimula ng mga proseso ng procurement para sa 2025. Inihayag ni Department of Education Secretary Sonny Angara ang pagpapabilis ng mga proseso ng procurement para sa 2025. Sa DepEd Memorandum 049 Series of 2024, ipinapatupad ang Early Procurement Activities, EPA, upang matiyak na maa-award ang mga kontrata bago ang fiscal year. Mga isyu ng linggo sa Cebu. Pool slates at lumang alitan. Nagpahiwatig si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia at MCWD Chief Joey Dalos ng posibleng tandem sa eleksyon ng 2025 matapos silang dumalo sa isang political event. Samantala, inaasahang ihahayag ni Tomas Osmeña ang mga impormasyon tungkol sa mga pagpatay sa Cebu na nauugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Balita sa Ibayong Dagat. Hezbollah nanumpa ng walang limitasyong labanan laban sa Israel. Isang airstrike ng Israel ang sumira ng isang gusali sa Beirut na ikinamatay ng 45 katao, kabilang ang 16 na miyembro ng Hezbollah. Tumaas ang tensyon kasunod ng insidente habang patuloy ang pag-atake ng magkabilang panig. Mga natuklasan mula sa investigasyon sa Titan Submersible. Lumabas sa pagdinig ng US Coastal Guard na Hobres at kasakiman ang mga dahilan sa likod ng trahedya ng Titan Submersible. Ang kumpanyang OceanGate na nag-operate ng submersible ay inakusahan ng pagpapabaya sa mga babala na nagresulta ng trahedya sa ikinamatay ng 5 tao. Balitang Aliwan. Sinabi ni Thea Morey na hindi na sila close ng kaniyang kapatid na si Tamera. Ibinahagi ni Thea Morey na hindi na sila malapit ng kapatid niyang si Tamera Morey. Hosley, ang paglayo ng relasyon ay isang karaniwang tema sa iba pang taniyag ng mga duo tulad ni na Kagan Michael K. at Jordan Peele, Paris Hilton at Nicole Richie, at Hall and Otis. Si Dwayne Johnson bumisita sa mga estudyante ng Apalachee High School. Bumisita si Dwayne The Rock Johnson sa mga estudyante ng Apalachee High School sa Georgia matapos ang isang trahedyang pamamaril.
Pinuri ni Johnson ang kanilang katatagan at ipinahayag ang kanyang suporta sa pamamagitan ng pagdalo sa kanilang unang home game. Balitang pampalakasan. Lando Norris nanalo sa Singapore Grand Prix. Napanalunan ni Lando Norris ang Singapore Grand Prix na nagpalapit sa kanya sa kampyonato ng Drivers Championship. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng dagdag na puntos sa McLaren team laban sa Red Bull. NFL Week 3, mga highlight ng linggo. Sa Week 3 ng NFL 2024 season, tinatampok ang mga pagbabagong ginawa ng mga koponan upang mapabuti ang kanilang performance. Isang halimbawa nito ay ang desisyon ng Carolina Panthers na ibinangko ang kanilang top draft pick na si Bryce Young matapos ang isang magandang simula sa season. Tampok na balita. Pilipinas. Positively, ang pinakamagandang pet shops. Ang Pets Manila at Pet Express ay ilan sa mga pinakamahusay na pet shops sa Pilipinas. Parehong nag-aalok ng malawak na hanay ng pet supplies at serbisyo sa grooming. Michigan, Fartastic, finds sa Michigan. Ang Wolfers and Warriors sa Livonia, Michigan ay isang patok na tindahan para sa mga pet lovers. Kasama rin sa mga paborito ng mga pet owner ang Petco na may iba't ibang branches sa Michigan. Alam mo ba na ang pinaka-popular na telepono sa Pilipinas ay Realme? Ang merkado ng smartphone sa Pilipinas ay dominado ng Realme. Particular ang Realme C series na tumutugon sa mga consumer na nagtitipid. Kilala sa mga kahanga-hangang specifications at affordability, ang Realme C25Y ay naging paborito na nag-aalok ng mga tampok tulad ng 50MP camera at malaking baterya sa isang kompetitibong presyo. At ang Xiaomi at Samsung ay meron ding makabuluhang bahagi ng merkado na may mga modelong tulad ng Redmi Note series at Galaxy A series na umaakit sa iba't ibang demografiko ng gumagamit. Sa kabuuan, ang lokal na demand para sa mataas na kalidad ngunit abot-kayang smartphone ay patuloy na humuhubog sa tanawin ng merkado na ginagawa ang Realme sa isang natatanging pagpipilian para sa maraming Pilipino. At yan ang mga balita sa araw na ito. Ako si Mirasol Sibayan Katso. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe at
pakipindot na rin ang bell button para sa mga kaganapan sa channel na ito. Magandang umaga, Davao! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism.